Hi mga sangkay! 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 Welcome back to our vlog. This is again Chai Channel, the channel that promotes gender equality and the beauty of life. Ayun guys, so magandang araw sa inyong lahat. It's Sunday, ako lang sa bahay. Pasensya na medyo ano ako, medyo malagkit pa dahil kakauwi ko lang. Kanina nagpalit ako ng t-shirt, galing ako nag-jogging. So si Commander, lumabas for a lunch. Kasama niya yung kanyang mga ano, mga katrabaho. Ayan, so ano yun, extended birthday celebration kasi birthday nga niya noong November 5. Anyway, welcome back to our vlog and bago tayo magpatuloy, please subscribe to my channel and kung gusto mo maging updated sa lahat ng ating video, just click your notification bell. Ayan, so guys, so ngayong araw na ito ay maituturo ko sa inyong lutuin. Maituturo ko sa inyong recipe. Hindi ko lang alam kung familiar kayo dito sa pagkain na ito at kung nakita nyo na or narinig nyo na. Pero pag ikaw ay taga Samar, katulad ko, or Waray-Waray, alam mo yung pagkain na ito. So tayo ay magagata ngayon ng pudpod. Ayan. Ano nga ba yung pudpod? Ayan. So ito yung tsura ng pudpod, guys. Salamat nga pala sa nagbigay nito sa akin. Si Sir Rambi, yung aking friends na teacher din sa province. At saka si Teacher Ruby, si Ma'am Ruby. Ayan. So ito yung pudpod. Ayan. So binigyan nila ako ng 3 packs yata ito na ganito. Or 2. Ayan. So kung nagtataka kayo kung ano ito, ito ay tuna patty. Fish patty siya. Ayan o. Hinimay siya. I just want to... Parang hinimay siya, tapos ano siya, pinausukan. So, parang siyang smoked fish. Nga lang, ano siya, ginawang patty. Ito siya. So, ito, paborito to sa amin. At kaming mga taga Samar na mga nandito sa Maynila, ito talaga isa naming namimiss. Kasi, binibili lang ito sa Samar, sa Eastern Samar or Northern Samar. I don't know kung mayroon to sa Northern Samar. Of course, we have a lot of delicacies. We have a lot of local food. And isa lang ito sa ipinagmamalaki namin. No? Ayan. So, fish patty or tawad namin dito ay pudpod. Ngayon, pwede siyang lutuin ng prito or pwede rin mo rin siyang gataan. So, dahil namimiss ko na ito, gagataan natin. Ayan. So, siguro ang tagal ko na hindi nakakain ito. Siguro mga may 3 taon na. No. Hindi lang, kasi pag umuwi ako, bihira kasi ito may naglalako. Bihira itong makabili dahil ito ay in-order. At kung meron mang maglako, hindi ito matagal dahil talagang binibili. Nung mga bata pa kami, malalaki yung pudpod. Ngayon, ganyan na lang siya. Ayan. Pero nung mga bata pa kami, siguro mga 2 palad. No? Ayan. Ngayon, ito na lang siya. Late-late na niya. Ayan. So anyway, kung magtatanong kayo ng price, kung magkano, hindi ko alam. Mahal na ngayon kasi ito eh, mahal. Dahil bihira ang gumagawa na nito ngayon. So pinapausok ko nito kaya amoy ano siya. Amoy, tawag dito, para siyang tinapa. Pero mas mabango siya kaysa sa tinapa. Ayan. So yan ang itsura niya. Buksan natin para makita ninyo. Ayan. So, nakapag-ano na rin ako ng aking mga ingredients. Alam ko yung mga kaklasiko dyan na nasa US, nasa abroad. Nami-miss yun na to. Ayan. Ito siya, guys. So. Ayan. Napauso pa ito, kaya amoy ano siya. Amoy, tawag dito, para siyang tinapa. Pero mas mabango siya kaysa sa tinapa. Ayan. So, yan ang itsura niya. Buksan natin para makita ninyo.
Ayan. So, nakapag-ano na rin ako ng aking mga ingredients. Alam ko yung mga kaklase ko dyan na nasa US, nasa abroad. Nami-miss yun na to. Ayan. Ito siya, guys. Oh. Ayan. Ayan. So, ito guys, sa malapitan, ito siya. Ayan. Yan yung ating pudpod na lulutuin natin ngayong tanghali. So, na-prepare ko na yung mga ingredients natin. Ayan, pagkita ko lang sa inyo. Charan! We have sibuyas, we have onion, we have garlic. We also have lemongrass. Sa lemongrass, bumili ako sa grocery kaso medyo dry yung mga ano niya, medyo dry yung mga dahon niya. Usually yun ang ginagamit namin. Pero ngayon ang gagamitin ko, mas mainam pa pala to na discover ko. Mas masarap pa pala ang gamitin yung bandang root. So, babalatan mo lang siya hanggang malinis yung part. Then didiktikin mo siya. Then we also have, lalagyan ko siya ng kamatis. At yung iba sa amin sa province hindi rin naglalagay nito ng kamatis. No, ito lang, ano lang siya, pagkukulan mo lang, tapos gagataan mo, then ilagay mo na yung pudpud din yung gulay. So, meron pa kaming kulang ngayon, meron pa akong kulang na sangkap, yung tinatawag naming sangig. Yung sangig, dahon siya na pangluto, na iba yung amoy niya, parang di pa ako nakita niya dito sa ano, sa Maynila. Di ko lang alam sa ibang probinsya kung kilala nila yon. Basta sangig ang tawag doon, may bulaklak siya, medyo yung bulaklak niya ay hindi naman siya walang, parang green pa rin yung kanyang ano, yung bulaklak na pahaba. Matangkay din yung kanyang bulaklak. And ang dahon niya, wala, para siyang ano, parang pag kinuha mo yung dahon, pag nakita mo, parang dahon siya ng sili, no? Pero iba yung kanyang texture. And of course, haluan natin siya ng talbos ng kamote. Nalinis ko na yan. So, ayan, excited na ako dahil ito ang matagal ko nang kinikrave. At ngayon ay makakain na ako after 5 years. 5 years more or 4 years. Or I am just exaggerated. Ayan, so lutuin natin, guys. At syempre, may gata tayo. Nandito yung gata natin. Ayan. Bonus. Pero, guys, kapag may pagkakataon na yung mismong ano, yung hindi ganitong preserve na gata, yung mga na nabibili talaga sa palengke, yung magpapaano ka talaga, magpapakayod ka, magpapapiga ka, I mean yung ano talaga, yung raw na gata, yun ang mas masarap. Pero kapag nakatira ka sa ganito yung lugar mo, malayo ka sa palengke, wala kang option kundi ang commercialized na klase ng gata, mga process. Okay? So, samahan niyo ako magluto. Let's go! Thank you.
Sangkay, welcome back to our vlog. So nakita niyo na yung paano niluto yung ano yung pudpud na tinatawag natin. And eto na siya. Ito na yung finished product, kakain na ako. I have rice. Ayan. So nakapag-shower na ako. And ayun, si Commander nasa samgyupsal. Sinadya ko hindi sumama kasi kakasanggyupsal lang namin noong Friday night. So iwas muna tayo sa ano, sa pork. Ayan. So ito na guys, yung ating finished product. Ayan, excited ako. Nga pala, secret nito sa amin, sa province namin, sa Samar. Kahit may sabaw yung isda, halimbawa itong pudpud na to, meron pa rin kaming suka. Yes, masuka kasi kami. Ayan, so kakain na tayo guys. Ayan, tikman natin yung sabaw. Huwag niyong masyadong alatan. Sarap. Lalo na dito kung ang gata mo ay talagang hindi nakalata. Yung talagang gata na bibili sa talipapa o kaya sa palengke. Mas masarap yun. Manamis-amis. Ito okay lang din naman. No? Pero hindi ganun kasarap kapag ano, kapag gata na mismo yung pinapiga mo or ikaw ang nagpiga. Mas masarap yun. Pag bibili kayo ng pudpod, mas mainam na pag halimbawa may mga kilala kayong taga Samar, bilhin niya doon sa mga ano, sa mga kilala. Kasi meron, kapag bumili ka, matinik, no? Pag hindi mo kilala, minsan mabibentahan ka naman matinik, maraming tinik, hindi na himay ng maayos yung tuna. Ayan. So, yun. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. Sana nagustuhan nyo yung vlog natin. Ito yung isa sa pinagmamalaki naming pagkain na paborito ng lahat, no? I can say yet na lahat ng mga taga Eastern Samar, kumakain kami nito at kinigrave namin to lagi. Ayan. So, sige my next vlog. If nagustuhan nyo itong vlog natin, just click just comment down below and like this video. At kung gusto mo maging updated sa lahat ng ating mga video, i-hit niyo lang yung mga bell button diyan, yung notification bell. I'll see you guys in my next vlog. See you, bye.